Hello, hello, hello! So, welcome to another vlog. So, sa mga hindi nakakakilala sa akin, ako nga po pala si Kate. At ang gagawin ko today is isa na namang DIY na challenge. So, okay, mag-hair treatment ako. So, bumili ako ng pang-Brazilian sa Hortaleza rin. Kasi may nakikita akong mga video na okay naman daw na mag-Brazilian, na yung i-Brazilian mo yung buhok mo. Papakita ko na sa inyo yung binili kong product. So, tiyan na natanggal sa dito. So, ito yung set. Yung pang-Brazilian, nabibili siya by set na. So, step 1, 2, 3. Yung 1, shampoo. Yung number 2, yun yung parang pinakagamot niya. Parang color din. Yun yung pinaka-Brazilian niya. Yun yung nagpapa ganda ng buhok. Tapos, yung last, number 3, yun yung conditioner. Mag-insert ako ng clips ng day 1, day 2, at day 3. So, ano bang mga kailangan natin? Siyempre, parang din, para ka rin nakulay ng buhok. Nakita niya naman kung anong ginamit ko doon, di ba? Siyempre, di mawawala ang gloves. Tapos, yung, kung napanood nyo, yung video ko, nung nakulay ako ng buhok, makikita rin nyo rin ito. Ito rin yung mga ginamit ko. So, gloves, mixing pan. Wala tayong mix, pero much better na rin. Dito ko na lang ilalagay yung product para hindi makalat. Yung step number 2, ibubrush ko na lang din siya dito sa hair ko para makita nyo. Tsaka, yung last, etong hair clips. Kasi, i-proportion mo yung buhok mo into 4. Para ka rin talagang nagkulay. So, gagawin natin, magsashampoo muna tayo. Then, tsaka ako i-blow dry. Tingnan natin itong consistency na itong product. Yan siya. So, kung makikita nyo, para siyang transparent, para siyang water. Yan, transparent siya. And, wala naman. Parang yung mga amoy sa ano, sa salon na shampoo. Ganun din yung amoy niya. So, let's move on. Mag-shampoo na tayo. Then, i-blow dry ko na. Siyempre, hindi ko na ipapakita na mag-shampoo ko. I-blow dry ko na lang buko. Then, mag-apply ako ng step 2. Pabalik ako. So, gagawin natin. Ilalabas ko na. May mga iba pa ba lang kailangan. Kailangan din natin ng blower at saka ng plancha ng buhok. After kasi nung step 2, hindi tayo magpabadlaw. Dito na tayo sa step 2. Pag na-apply ko na lahat to, hindi na tayo magbabadlaw. Ibo-blow dry natin, tapos ipa-plancha natin siya para mag-straight yung buhok. Para ka rin nag-rebat. Then, after 3 days, tsaka mo siya babalawan. Hindi na siya babalawan. So, ibo-blow dry mo. Pag nagay mo na ito, ibo-blow dry mo. Then, tsaka mo siya babalawan. Kaya nakalagay rin dito sa instructions, do not rinse. Nabili ko tong tatlong to sa halagang 1,350 at 550 ml each siya. So, set na yun. So, sabi nung binilhan kong ate, sabi niya, ilang gamitan na rin daw to. Sa buhok ko, siguro 3 to 4 times ko nang magagamit to. So, tignan na natin, mag-gloves na tayo. Medyo kinakabahan ako kasi sabi nila medyo mahapdi sa mata. Sana naman hindi mapunta sa mata ko. Ano. Yun lang din, mag-ingat-ingat kayo pag ano, dahan-dahan kayong maglagay. Di bale nang mapatagal kayo, basta safe yung pag-apply nyo. So, gagawin ko, ilalagay ko na dito sa mixing pan yung gamot. Sana tumalab siya sa buhok ko, yung tipong hindi na ako mag-straight pa ng buhok. Magpa-plant siya. So, step number 2, lagay ko na siya dito. Open, meron pala.
iniikot pala siya parang close. So, ganyan siya. Para siya ang conditioner. So, magpang-plug tayo. Mabango! Mabango siya! So, naglagay na ako. Dagdagan ko na lang kapag, ano, nagulang. Total, hindi naman siya hinahalo-halo. Eh, ganyan na siya. As is na. So, start na tayo. So, ayun. Guys, tapos na yung buhok ko. Ang next step na is i-blow dry siya. Hindi siya i-rinse, ha? So, yung gamot nandito pa rin, papatuyin siya, then, tsaka pa-flatchahin. Sinipon ako, medyo mahapdi nga siya sa mata, pero bearable naman, hindi naman sobrang hapdi. So, babalik ulit ako, i-blow dry ko lang yung buhok ko. Ang gagawin ko naman is pa-planchahin ko siya. Ipisan natin para so, isiset ko to ng 220 degrees para mainit na mainit. Pero nakalagay sa instruction dapat 230 degrees. Tayin lang natin uminit. So, mainit na siya. Planchahin na natin. Tuyo naman na yung buhok ko.
So yun guys, pinlunch ako na po off cam kasi medyo mahirap pong ano at matagal kung i-film ko pa siya. So ito na po yung kinalabasan. Kita, as you can see po, humaba po yung buhok ko at nag-straight siya. So ito na. So i-update po, i-update ko kayo day 1, day 2 and day 3 at pagkabanlaw na ito para makita natin yung difference kung mag-stay ba siya ng ganito. Makikita nyo naman po yung difference ng buhok ko kanina before akong mag-Brazilian tsaka yung ngayon. Diba? Ang laki po ng... Siguro kasi na-plan siya. Tignan po natin pag na... nabanlawan na. So, babalik po ako. Bye! Hi guys! So, ito na yung second day. Straight pa rin siya. Medyo greasy. Oily nga lang. Siyempre, 2 days na akong hindi naliligo. So, yeah. Hindi ko pa siya binabasa. So, update ko ulit kayo bukas. Bye! So, this is the third and the last day. Maliligo na ako. Nakatalip ako. Maliligo na ako. At ito yung status niya. Straight pa rin siya. Walang pinagbago. Sobrang oily lang. Siyempre, 3 days ka pa namang hindi maligo. So, maliligo na ako. And then, i-update ko kayo. Hindi ko na i-blower yung buhok ko, ha. Titingnan natin kung ano itsura niya kapag yung naturally na napatuyo siya. So, babalik ako, ligo, then update ko kayo. Bye! So, eto na yung buhok ko, guys. Tapos na po ako maligo. Hindi ako nag-blower. Hindi ako nag-plancha ng buhok. Hinayaan ko lang siyang matuyo habang nag-edit ng video. Saka electric fan lang ako. Wala akong ginawa. Yan lang, nag-supply lang. So, nagustuhan ko. Sobrang nagustuhan ko siya. Nagulat ako sa result niya. At ganito pa rin siya. Straight siya. Hindi man siya yung sobrang nipis. Hindi siya yung sobrang nipis tignan. Anday, pag napapareband ako, gusto ko to. Mas okay to sa akin. Kasi, ayoko nga na... di ba pag nagpareband ka, sobrang ninipis buhok mo tapos unat na unat, which is hindi bagay sa akin. So, thumbs up talaga to sa akin. Uulitin ko to. Gagawin ko ulit after 3 months. So, may recommend ko to kung ang buhok nyo hindi naman masyadong kulot, hindi yung... Kasi guys, hindi to yung parang reband na uunat yung buhok nyo talaga. Treatment lang ang Brazilian, guys. Hair treatment siya. Parang maintenance, kumbaga, sa mga nagpapareband. At yung hindi naman kailangan ireband, kagaya ko, kasi hindi naman sobrang kulot ng buhok ko. So, kailangan lang ng treatment. Tsaka yung mga bleached, yung mga nakulayan, yung mga damage hair, treatment lang po ang Brazilian. Hindi siya sobrang nakakaunat. So, yun, disclaimer lang po. Baka kasi mag-expect kayo, gawin nyo to. Akala nyo, mag-straight yung buhok nyo, kulot kayo, ganon. Hindi po. Treatment lang po sa buhok. Maganda yung resulta sa akin kasi unang-una, hindi naman po ako sobrang kulot. Kumbaga, ginawa ko to kasi sobrang dry na po ng buhok ko, kakakulay, nagpa-bleach po ako. Ayoko nang putulan yung buhok ko kasi maiksi na po sa lagay na to. So, nire-recommend ko lang to sa mga nagpareban at gusto i-maintain yung bagsak at lambot ng buhok. Lumambot po yung buhok ko. Sobrang gaan. Sobrang dulas, kahit na kakakulay. Usually kasi pag nagkukulay ako, after mo makulay, may mga sabit na, tapos mafe-feel mo yung dry. Makikita nyo naman po yung before and after, di ba, kung ano yung naging difference ng buhok ko. So, yun, lumambot yung buhok ko. Hindi ko na ma-feel yung dryness dito sa dulo. Pero yung mga split ends ko, makikita nyo, may mga dry areas. Normal po yan, kasi damage na po yung buhok ko, kakakulay. Yan. Kaya hindi na rin po ako napaparaban kasi mas lalala yung pagka-dry ng buhok pag pinareban ko pa at masyado nang manipis. So, sa mga gustong mag-Brazilian sa bahay, mas okay kasi mas makakatipid kayo kaysa magpunta kayong parlor. Kung every 3 months nag-Brazilian, di ba? Malaking bagay yung 2,000 or 1,500, ganyan, nakaka-Brazilian yun. Sa loob na isang taon, di ba? Unlike kapag bumili kayo, madali lang siyang i-apply. Para lang siyang conditioner. Yun nga lang, mahabdi sa mata. Para ka naghihiwa ng sibuyas. So, ang solusyon dyan, sa akin, hindi naman, bearable naman po yung habdi niya. Hindi siya yung sobrang sakit. Kailangan lang, hindi ka pawisan. Then, kapag naglalagay ka, huwag pa ganyan. Hindi ganyan. Kailangan, pag ganito. Lagi yung ilalayo sa eyes nyo. Yung
pag-a-apply. Yun lang naman po. Pero other than that, wala po akong nakita. Hindi siya mahirap. Ang pinakamatagal lang, yung pagpaplansya ng buhok. Kasi kailangan, nasa pagpaplansya po ng buhok yun eh. Kailangan, mas manipis yung amount ng buhok na kukunin mo, mas maganda. Kasi, yun yung, hindi pwede yung basta-basta plansya ka lang. Kagaya din po ng pagpapareband, ganun din siya. So, tiyagaan lang talaga. Kung matiyaga kayo kagaya ko, okay na okay to. May re-recommend ko. So, that's it lang. That's it, guys. Yun po yung aking thoughts about sa Brazilian. Nagustuhan ko siya at sabi ko nga, uulitin ko pa rin po siya. So, guys, if you like this video, don't forget to like, comment, and subscribe. Kung may iba kayong gusto ipagawa sa akin, just comment down below. Sasagot po ako sa mga reply niyo. So, ulitin ko po. I am Kate. Thank you po. Bye!